Ninang sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad
at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimot binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariyang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito.
Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabili nito ang mga ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, bilang ina ng sambayanan, Mother of the Church. Ito po ay matanda na pong debosyon. Ang parangalan si Maria bilang ina ng simbahan. Pero noong 2018, ito po ay ginawang kapistahan ni Pope Francis. Lunes, pagkatapos ng Pentecostes. Kahapon po ay Pentecost. Alam natin, sabi nga, birthday ng simbahan, sapagkat noong Pentecostes, isinilang, tinawag na komunidad, simbahan, ang mga alagad ni Kristo. At huwag natin kalilimutan kung saan naganap ang huling hapunan, doon din naganap ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad, kasama si Maria. Si Maria ay nandoon nang mabuo ang simbahan ni Kristo ng Diyos. Nang bumaba ang Espiritu Santo, si Maria ay nandoon. Ngunit ang Ebanghelyo natin ngayon, ipinapakita na si Maria ay kasama rin sa mga huling sandali ng kanyang anak sa paanan ng krus. Alam niyo po, naaalala ko yung pelikulang The Passion of Christ ni Mel Gibson. Kung napanood po ninyo, merong isang napaka-powerful na eksena doon. Hindi lang yung si Maria, nung si Jesus ay madadapa, di ba ang galing nung pagkakagawa, nagfa-flashback. Nung tinatakbo ni si Maria, si Jesus, napabagsak pasan ang krus, nag-flashback. Nung si Maria ay tumatakbo, nung bata pa si Jesus. Ano yung magandang eksena doon sa nakapako sa krus? Ito yung binanggit, inutos na baliin ang mga binti, ha? Nung panahon na yon, para siguradong hindi na sila mabubuhay pa. Ipinabali ang binti ng mga ipinako. Binali ang binti ng dalawang kriminal na kasama ni Jesus sa krus. Pero nung sa pelikula, nung lumapit na yung babali ng paa ni Jesus, biglang ipinakita si Maria. Tinignan lang niya yung sundalo at umatras na ito. Talagang the power of the looks, or the look ng isang nanay. Diba, ganyan tayo. Mukhang lumaki tayo sa katagang makuha ka sa tingin ng nanay mo. Di ho ba? Nung mga bata pa tayo, pag tinignan na tayo ng nanay natin, alam mo na kung anong ibig sabihin. Ngayong araw na ito, pag nilaya natin, alalahanin natin ang kapangyarihan ng pagmamahal ni Maria para sa simbahan. Kung paano niya minahal, inalagaan si Jesus, ganun din ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa atin bilang bayan ng Diyos. Dahil bago namatay si Jesus, inihabilin, hindi lamang
inihabilin si Maria sa kanyang alagad, kundi inihabilin ni Jesus ang simbahan niya sa kanyang ina. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang, palakasin din natin ang ating pagmamahal kay Maria bilang ina ng Diyos. Kung paano natin minamahal ang simbahan natin. Pag sinabing simbahan, hindi lang ho itong structure na gawa sa bato. Pag sinabing simbahan, hindi lamang ang haligi, ang bato, ang semento, ang napakalaking simbahan na itinatanghal, na itinatayo ng tao sa mundo. Pag sinabing simbahan, ang tao, ang bawat Kristiyano na bumubuo dito. Kaya sana kung paano natin minamahal ang simbahan natin, ganun din si Maria. At huwag nating kalilimutan kung paano iningatan, inalagaan, minahal ni Maria ang kanyang anak na si Jesus, ganun din siya sa bawat isa sa atin. Kapag nagkakaproblema ang ating pamilya, ang ating samahan, ang ating simbahan, ang ating bansa, huwag tayong makakalimot, meron tayong ina sa langit, nagmamahal at nagdadasal para sa ating kasama natin. O Birheng Maria, ina ng simbahan, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga may sakit sa ating pamilya, sa ating pamayanan, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, at ang mga walang pampadoktor at pampaospital. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw. Ang mga magulang na napapabayaan, nakakalimutan na ng kanilang mga anak.
at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariyang Birheng Ina ng Sambayanan kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkup. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariyang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit. Tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilihod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating kamag-anak at mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ina ng simbahan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, kasama ni Maria, buong tiwala nating dasalin
ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa tulong ni Maria, araw-araw, maniwala at magtiwala ka na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lalakbay dito sa lupa, ikaw ang aming gabay na tala na umaakay kapag kami ay sa tamang landas na hiwalay. Sa aming paglalayag sa kadiliman,
sa buhay na punong panganib, pangamba. Ikaw ang tala sa karagatan, liwanag mo'y tanglaw sa tuwi-tuwi na. Ika'y tala sa umaga, hudyat ng araw ng pagligtas, Santa Maria, mahal naming ina, ipanalangin mo kami sa Diyos Ama, upang si Kristo aming hantungan sa dulo ng landas matagpuan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 1, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, Records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katabusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal at mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sandibutan. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon sa iba't ibang programa at gawain ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong po ay maaari nyo pa rin ibigay din sa finance o sa ating parish office. Sa mga in-kind donations, kagaya ng bigas, noodles, delata, kape, tubig, sabon, maaari nyo pong ibigay sa Social Service Office sa Benedict Building. Kahit hindi po kayo nakakasama sa pagdadala ng mga tulong na ito, ngayong umaga, magbibigay po tayo ng tulong 1,000 mahigit kasama ang Caritas Manila sa mga biktima ng sunog sa Oroqueta. Maraming salamat po dahil kahit meron kayong mga pangangailangan bilang isang simbahan, nagagawa nating mag-isip at gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ng pagbabasbas.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.